check po ako, ma'am. Ito yung container. Ito po naman yung listahan. Chicken po sa dulo. Tatlo po. Chicken, tatlo. Bacon po. Ham po yan. Bacon. Ito, ham and spread. Sandwich. Tapos yung dab. Dab intense repair po na blue. So, close up po isa. Isa na 11 plus 1. Tapos... Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Ito po ang inyong tindera sa Evergrace. So ngayon guys, i-share ko po sa inyo ngayon ay tungkol naman sa may lumapit pong ahente sa amin dito sa tindahan last week ng April. Siguro mga Monday yun. Nag-offer sila ng mga item. Ahente po daw siya ng Unilever. So ngayon, wala naman siyang ibang kailangan. Ang hiningi lang sa akin yung details ng tindahan at yung contact number mismo dito. So ibinigay ko naman. Naghintay lang ako ng tawag nila. Kasi ang sabi ng ahente, pagka magte-take na daw ng order, kung okay na daw yung schedule, pag na-register daw sa system nila yung tindahan namin, yung pangalan ko, tatawag daw yung staff nila para mag-take ng order. So, naghintay lang ako. Nung Friday po, tumawag yung ahente, yung staff nila para mag-take ng order. Umorder ako konti lang kasi nung time na yun, marami pang staff. Meron din palang iniwan po yung ahente ng mga item na meron sila at meron na din siyang price at contact number. Pero hindi na ako nag-try na kontakin sila kasi ang sabi naman ng ahente, sila yung tatawag sa akin. So yun nga po, umorder ako sa kanila. Konti lang naman yun guys kasi sinusubukan ko lang naman muna kung talagang legit yung ahente na yun, kung totoo yung mga sinasabi niya. So ngayon nga, dumating siya kanina, kakaalis lang. Dumating yung order ko, kukunti lang naman to. Okay naman po yung price nila. Merong pagkakaiba kumpara sa groceries or sa palengke. Basta sa ibang pamilihan, meron pong konting, mas mura lang sa kanila ng konti sa mga points. At meron din silang mga plus one sa mga papromo nila. Nagkataon kasi yung order ko, may mga discount, may promo. So, konti lang yun guys, sinubukan ko lang kasi 579.80 lang naman yung na-order ko. Siguro sa susunod, dadagdagan ko na kasi napatunayan ko naman na okay naman. Pagdating dito, dumating yung ahente, pinacheck sa akin yung item, saka po ako nagbayad. Tapos, tinanong ko rin kung kailan ako ulit pwedeng umorder. Yun ang sagot po sa akin nung nag-deliver kanina. Tatawag na lang daw yung staff nila ulit para sa pag-take ng order. So, ipakita ko po sa inyo yung nakuha kong order sa kanila. Tapos, ang halaga niya is 29.40 sa 6. Tapos, ito yung cream silk, ladies choice. Halos same lang din naman, konting diferensya lang yung pagkakaiba sa grocery, pero okay na din po, at least hindi na mamamasahe, diba? Kine ko rin naman yung expiration niya, matatagal pa naman siya bago mag-expired. 2022 pa. Ito guys, konti lang naman to. Sandwich bread, kasi naubusan na ako ng palaman. Yung dab, wala na rin akong dab. Puro halos palaman kasi itong in-order ko kasi wala na eh. Ito, ham and spread. Ladies choice lahat yan. Bacon spread, tsaka itong chicken spread kasi fast moving yan dito sa amin. So, ayun nga guys. Yun po yung aking order. Kukunti lang naman kasi subok muna. Tiningnan natin kung talagang legit yung ahente. Since okay naman siya, sa susunod na tatawag na yung staff nila para mag-take ng order, dadagdagan ko na siya. Nakakatuwa naman, kahit pa paano may lumalapit ng ahente dito sa ating tindahan.
Last April din po, siguro mga second week ng April, meron ding lumapit dito ang ahente ng Monday. Nakapag-order na rin ako sa kanila, kaso nga lang guys, hindi ko siya nakuhaan ng video kasi nung time na yon lobat po yung cellphone ko. Pero sabi nung ahente, babalik sila by June 10. Siguro sa susunod na isi-share ko sa inyo yun. Kaibahan man po sa kanila kasi once na yung item mo daw po is halimbawa kinain ng minutas ng langgam yung paninda mo, pwede nilang palitan basta yung resibo nandyan. Kung halimbawa naman din slow moving 1 week before ng expiration date, pwede din po nilang palitan basta syempre yung resibo lagi nandyan. So nakakatuwa naman guys to, kasi nga may lumalapit na ahente, kahit papano hindi na tayo lalabas at hindi na tayo gagastos sa pamasahe or sa gasolina man yan. Actually guys, naghahanap pa nga ako ng isang bali ang hinahanap ko po talaga ang ahente yung sa sigarilyo, yung Marlboro, kasi syempre mas mahal po ang puhunan sa Marlboro. Kahit papano siguro kung ahente baka mas mura, di po ba? Sana kung asan ka man ahente, lapit ka naman dito sa aming tindahan. So yun muna po ang aking ma-share sa ngayon. Salamat sa time yung panonood sa aking mga video. Shout out nga po pala sa aking subscriber na 100+. Sana mas dumami pa kayo. Salamat po ng marami sa inyong suporta. Huwag kayong magsasawa sa panonood sa aking mga video. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod. Lagi tayong mag-iingat at happy selling po sa mga kapwa ko tindera. God bless us all. Bye-bye!